Magandang araw po mga kabay, welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ngayon mamuha po tayo ng mga lingonberries, napakarami po. Sorry po mga wanang masyon, pero yung napakarami pong lingonberries. Maganda po ng panahon, maaraw, medyo warm. Ari ah, pagkain na naman ato pagi sa gubat. Naku po, napakarami na naman Lincoln Pears na po niyo. Ito po yung harvester. Napakadami. Excuse me. Medyo usad-usad po natin yung kaso. Pwede o. Isang lugar lang. Isang kilo ka na. Dito sa Greenland ano? Napakarami kaya pagpanaw pa ng lingonberries gagawa po ko ng juice. Diretso po yan, makikita po ang video yan. Gubat po na to. Nakikita mo yung mga bush na yan. Puro lingonberries po. O diba? Napakarami. Nako po. Tima-tima tayo ngayon. Sinagawa na yung hindi nasisiyan sa mga nakikita yung gubat. Ito na kayo sa gubat. Libre. Po, dami. Kahit maghapon na kumuha na mga sa gubat eh. Oh, excuse me. Pakita ko pa po sa inyo dito. Sa totoo lang po, hindi ko po alam kung anong unahin kong parte dito sa gubat. Karami po ano, babot spot eh. Pakin close up ko po yan, mas makikita po ninyo. Ang dami po ano. Ay naka Finland, napakaswerte na mga tao dito. Sobra ako nagpapasalamat po sa Panginoon. Sa mga kapatid ko po na tumulong po sa akin dito. Dalang kapatid ko po. Ito po sa Finland. Ano po sa akin. Sa amin pong pagtutulungan talaga. Ayan po napakarami. Hindi po muna natin yung spot po na to. Ito po, may lock po itong harvester po na to. Yan. Pag ganyan, oh, hindi natatapon. Nandun na siya sa lalim. Nandun ba? Uupo ka lang sandali. Naku, dali. Dali, close up po lang po itong bandang kanan. Ay. Ang dami, grabe. Medyo maaraw po kasi. Ito sa area na ito. Ang gusto pa ng lingonberry ganyan. Marawan. Ito po sandali ah. Saan pa natin? Ito. Pero ba naman hindi? Lock up na buha. Ang dami po harvester dito. Ibig sabihin, dami po nang buha. Pickers. Pagkulad po itong lugar natin dahil sasakyan ko sa ibaba na sa taas po kasi po ng hill ng burol. Hindi po muna natin ha, nasak po na ito. Ito po pag kinamay ko siyempre pwede na lang pang kamay ito eh. Itong lingonberry mas matigas po ang balat kumpiro sa blueberry. Kaya okay lang pong gumamit ng harvester na ganito. Pero pag blueberry po, matutulog. Ayoko pong muna tigilan to. Pag inoclose ako po, lalo kalaan nyo eh. Yan mga nagtatago. Dami po. Ano? Ayan po. At yung mga bush po na yan, lahat po yung lingonberry. Kalaan nyo po, ano, wala, pero kita naman yung mga red. Ang dahil po, di ba? Grabe.
tayo. Tingnan natin. Yung gusto kong porky na nagtatago. O diba? Napakay na rito. Nasa kalawang kamay yung telepono. Telepono ko gamit mo yun. Kamay yung list. Pero yung ako masyadong ano gumalaw. Parang hindi na makay mahilo. Pero ako yung nakikilo na sa ilalim ng arawan. Bigat ko pala nito 2 kilo. Kakatalak mo po po na isang spot lang po ito. Tapos may mga bumibili po nito ng mga kumpanya. Hindi nga pa sinabi ko nakaraan yung mayroon mga berry pickers. Siguradong ang dami na nangyayari ng blueberry. Excuse me. Or hindi na napigilan. Kasama po yun ang ano, excitement. Para po kung nanghihimu ito. No? Ito po yung teknika. Yan. Hindi ako isama yung mga branches. Diba Jay, na-enjoy po kayo habang ako ito yung kurba ng likod ko nagkaka-scoliosis. Hindi, joke lang. Pwede ko po ginagawang joke po yung ganun sakit ha. Ibig sabihin yung likod ko po siyempre. Hindi. Parang ayoko tumigil. Pag umupo akong ganito, kita ko isang gantong tumpukan eh. Ayan, ano na po. 2 kilo na po ito. O diba? May juice na. Pwede rin pagkakitaan. Pero gagawa muna akong juice. Kasi gusto po for the whole winter. Eh, uwi po sa Pilipinas eh. Next month. Ayan. Lakad-lakad po tayo. Nakikita po ninyo yung mga blueberries. Yan po. Dinadaanan ko po. Eh, blueberries, sorry. Lingonberries. Ito po. Wala pa po tayong 10 minutes. So, pag nakakuha po ako ng 5 ganito, puno na itong tumba. Halos kalahati na. Kapag hindi po masyado naaarawan ng lingonberries, medyo malalaki po yan. Gusto ko po siyempre pakita sa inyo yung pag-pick up po ng kamay. Iba po kamay ang ginagamit kapag konti lang. Minsan kakain ng yogurt. Gusto po talaga nila. Maasin po ito parang bugnay o bignay. Sarap po nitong jam, juice, sa mga pastries, marmalade o marmalade. Depende po sa pronunciation nyo. Baka criticize nyo naman po kayo. Mabwisit kayo. Magsilayas muna kayo dito. Hindi, joke lang. Okay lang po yung kinokorek yung pronunciation. Pero iba-iba talaga tayo pag-pronounce ang English. The most important thing is we understand each other. The way, how we persuade or comprehend with other people. O, diba? Ganda po, no? Sa mga nagtatanong, tikman mo, kuya, baka mga pinag-uuto mo kami, kinakain mo yun. O, ayan po, ah. Tinan nyo kung maninigas yung ngalangal ako. Medyo matamis to kasi nasa shade, sarap. Hindi na po ganun kasi matamis kasi ripe na yung nakuha ko. Sobrang nakaka-relax po talaga. Grabe, napakarami. Kung makakuha kayo dito ng hindi po sa pag-exaggerate ha, nakapuno itong gubat. Kung 10 sako, para kayo umaani din ng palay, makakakuha po kayo sobrang dami.
dali lang. Siguro wala pa pong mga 30 minutes mapupuno ko na po itong balde. Napaka ganda po nito sa katawan. Super food. Iba po talaga pag naunguha ng ano po ng kinakamay, lalo na ganyan, malakas sa hangin o tapos may ingin drone. Sarap tirado rin, joke. Yeah. Ito po, 15 minutes pa po lang po tayo, nasa 3-4 na po ito. Dami po na ang pagkanta ng mga butil ng linggong beres, magi. Ay naku, iba pa talaga nagagawa na disiplina dito sa Finland. Walang gutom, walang maghihirap, walang magugutom. Grabe po ang kinlosan natin, diba? Araw po ngayon kaya hindi po masyadong sharp ang guha. Dami po, enjoy po muna natin. Ito po yung technique. Ito po yung harvester natin. Yan. Handle. Sa loob. May lock. So, hindi po babagsak kapag nakuha kayo. Ganda po niyo. Ano. Parang ganyan po. Gusto po nung makuha lahat. Dahan-dahan. Gusto nyo nung makuha ng marami. Kaya alam yung matatapon. Oh, excuse me, ano ba? Dali ah, pasensya na. Sinigang kasi kinain ko kami ng panghali. Alam ko na po ano pumunta rito. Sama ko po yung Finnish father ko sa kamataga rin ako ng Finland. Ay, excuse me. Gusto ko enjoy nyo lang po. Hindi po yung sound na narinig nyo ah. Oo, namin kukomment na naman sa Laula, baboy. Ewan ko sa'yo. Ano ka nakatulog mo? Puro negative. Yan. So, dami, diba? Dami. Nakaligit sa ground. Iyaw po itapat sa gain seat, the lights. Kasi baka masinaw po kayo. Lalo ayoko po itapad sa mukha ko. Baka masilaw na makisa bangis ng dating. Alam niyo po na lahat naman po ng berries rich in antioxidant. Siyempre pag nanonood kayo ng mga commercial, ang mga endorsers, mga sikat na celebrities, artistas, artista, di ba? Nakakapabili kayo. Sabi na ng mga artista, itong ginagamit ko for more than 2 years and for just 2 months. At ganito na nag-iitsura ko. Mga utot nila, syempre binayaran. Syempre binayaran. Pero yung sinasabi nilang mga beneficial factors ng mga fresh po, ang mga fresh fruits and vegetables, totoo po yun. Pero ang sinasabi po nila na quick, mga food supplement, di pa etos-etos. Naka po, mas kumain po kayo ng mga sariling prutas at gulay. At i-exercise nyo po yung buong katawan po ninyo sa umaga. Habang nagja-jumping jack kayo, marami sa tindahan at makipaghasaan kayo ng ngalang-ngala sa kwentuhan. At kapag ang tindahan ko, sino naman gusto nyo ka-chokar at wala, may masabi lang ako. Thank you.
Ayan po. O di ba? Ayan. Excuse. Ayan. Ano ba itong tiyan ko na lagi nagre-reklamo? Lagi kasi napipipis eh. Pag nanguha ng be. O di ba? O di na lang. Puno na. Wala pa po tayong 20 minutes. Grabe. Kaya pala yung mga nanguha ng mga berry pills dito. Ang daming kinikita. Kaya ko itong gawin ng buong araw. Napakasarap naman dito sa gubat. Kung ganito lagi. Kasi napapaginipang gubat po ito. Ayan po. Nakita po ko ng isang umpukan dito. Yan po. Unti na lang. Tandaan po natin. Kasi mapupuno na yun. Bakit po? Para masatisfying. Kasi baka sito na naman ng Finnish powder ko na mga taga-relax yung tulungan na parang aaratuhin ko ang buong gubat at napuno ko na ang bakit. Ganyan po sila eh. Inisip nila. Lagi na lang tinatang sa akin. Johnson, baka napaka gusto mo manguha ng berries. Sagot ko lang po sa kanila. Basta makakain. Bilis ako po. Yun lang po kasi iniisip ko yung pangtitipid. Ayun po yung kareba. Hindi ko lang masyadong. Iniisip ko po kasi yung pangtitipid. Eh sila po kasi iniisip na makakabili naman sa shop. Eh pag winter season, napakamahal na. Tapos manghihingi naman sa akin ng impacto. Winter time. Ubusin yung mga yung ganito. Ito yung pabalito ko. Parang nakatago pa yung pagyanan ng puno mo. Ayan, ayan. Ayan, ang dami, di ba? Oo, oo. Pagkagandahan kasi, baka masahan naman po yung halaman. Pagkukunta naman, pupunta naman tayong gubat. Gawin makita yung mga living products. Huwag yan ang bunutin, pati yung mga puno. Para dumami naman sa gubat. Kaya iba, nagiging instinct na eh. Instinct tuloy, extinct. Kasi napag-aaral kasi mga instinct ninyo ng mga pangharap pag hindi ko maalam sa kung dadali nyo sa mga backyard ninyo at bebenta nyo sa online. Wala na. Wala na makikita sa gubat. Hindi pa ako gisa mga nag-online. Kasi iba. O diba? Respeto sa kagubatan. Mga buisit na yung mga ganong gumagawa. Hindi. Hindi po ako gins. Kaya lang nakakabuisit po talaga kasi diba? Nakakakalbo na po ang gubat. Huwag po natin isipin yung sarili lang po natin. Isipin din po natin yung mga susunod na generasyon. Pero sa tatawag, masisisi. Kasi wala po talaga pagkukuhanan, di ba? Hindi po ako nag-judge, kaya lang hirap po, no? Hirap po magsalita kapag ganito. Pero hindi po ako case po sa mga langwa. Iba, ha? Pero hindi ko po tinotolerate, okay na yung konsente. Kung meron pa po kayong ibang paraan na pwedeng pagkakitaan, parang awa nyo na po, huwag nyo pong kalbuhin ang gubat. Ayan, dahil puno na po yung aking timba, kakamay ko na lang, magre-relax na lang ako habang hinihintay po sila, diba? Ang dami, karabi yan po. Pag nasa shades naman po sa mga lilim,
mas mapupula, mas dark. Ito ang dami yun. Ganda po ano? Dami. Ayan. Silin ako daw po sila. Pero pa ba akong choice? Baka hindi nila ako yung gasa ko. Sila ko lang. Ang dami yan eh. Satisfying po. Grabe. Ito kala nyo po eh. Nakatago. Pag hindi na niya po niyo. Ayan po. Napakarami. Ito po lalo. Ang kapal ng bunga nakikita ko. Pag-aral lang po niyo. Siguro po kahit isang malaking bahay mapupuno po ng lingon sobrang dami. Kapag tinignan po ninyo yan, parang konti lang po. So pag ginamit po yung harvester at hinila yan, kita po ninyo yung ari, ang dami. Pero talagang mga tao dito. At ako po, isaw-saw lang po talaga sa pwede yung isaw nila. Siyempre, pagtanda ko po, baka po pa rin ako nila. Talagang puro sa sarili na. Sa Pilipinas po ako, mas madalas. Dalawa ko pa na ako. Ito po yung medyo dark red colors. Napakaganda. Parang ano po, no? Wala, pero pag ginamit po ninyo harvester, ayun lang, napakarami po, di ba? Isang hitlatan eh. Nakatago. Ako pa. Pabuti na kahit nasa ilalim na puno, nakita po ito pa kayo. Relaxing po, no? Ito. Ito na yung previous father ko dumating. Relax yung tingnan eh. Panipakit, palakad-lakad lang doon. Tulungan ko daw silang magharap. Busit na lang. Dito ako rin pala. Ako rin pala alilain. Ito tayo tatanda mo. Ayun, katapokan. Gandun po yan. O, di ba? Hanggang kasa. Pusod-pusura ng kagupatan. Gandun po. Ilang hektarya po ito. Yan po yung mga bushes po na yan. Mga lingonberries po yan. Ayan po. Konti na lang po yun. Ito po yung sa akin, yung green. Mga taga-relax yung pinan. Tapos, sa finish father ko yun. Punong-puno. Gustong-gusto ko po sa inyong pakita. Yan. O, diba? Yan po. Sobrang grabe po ano, isang lugar lang pagkukuhaan mahigit ano na 1 kilo. Hindi ba naman hindi marilis sa ganito. Ang dami yun pag yun ang dahan-dahan. Dilinisin ko din naman po ito pag ano, pag uwi tatanggalin ko po yung mga pinisang mga pinisang po dito. O diba? Talagang sinunod na suyod. Talagang walang pinalalampas na hinom sa spot na po. Kaya na po may mga natatapin kasi tutubo po yun. Cycle of life. Yan. Ayan po. Try po ano. Napakanda. Ayan. Dadaan ko para
maganda po nitong ano nito eh, harvester. Parang suyod sa buhok. Ang galang mga balakubak. Para nagtatanggal tayo ng ano yun. Balakubak sa gubat. Beneficial. Dami po. Isa na po ako. Grabe talaga. Napakara. May naman talagang grabing grabe. Itong spot na nakuha ko. O diba? Nakuha po ang magandang position. Marami po yung berries. Habang tinutulungan ko sila. At pinahihirapan ako. Dijok! Kain ako. Gato ba naman lahat ng gubat na pupunta ang punin nyo? Diba? Ala pong magugutom. Ayan po, mahigit 20 kilograms po yung isang bucket po ng finished water po. Inis na po. Lagyan na po natin. Ito po yung bucket na panginis po ng... Ha? Panginis ng dinggambero. Kinukuha po niya yung ano. Dahan-dahan lang. Yung mga dumi. Ito. Kaya lang, mayroong dahon. May dahon na nakakalagpas. Kailangan pala durog-durog din pa. Okay, diretso. Na-stuck po yata. Humihigo po yung ano, yung mga alikabok. Yan. First time pala kasi gumamit at ignorant. Dahan-dahan lang pala. Yung mga dumi po napupunta po doon sa kulitin na lalagyan. Ang klase po rito, no? Okay lang po kami konting hilaw, gagawin naman po yung juice eh. Kahit may tangkay po ng berry. Sabi ah. Nagiging tao na ako pa unti-unti. Ayan po, may 20 kilos po. Pati po yung sa principal. Ayan po yung mga naipon po. Yung mga daon ng galing po na sistema, no? Adi ah. Tara na po, nakalibre na po tayo. Ayan po mga kabay, dito na po tayo sa bahay. Adi ah. Ang paglinis po talaga nito, kung wala pong vacuum na panlinis po ng berry. Ano po yung panglinggon berries po talaga? Ano po, abot nito yun yung siyam-siyam. Okay ba? Ano po ito? 5 kilos. 10, tapos pero po doon sa finish puzzle, marami din po siyang nakuha. So, more than 20 kilos po lahat. Di ba? Ano pa po yun ha? Nakita niyo naman po itong bakit po. Less than 20 minutes eh. Puno agad. Nakita niyo naman po yung bawat place na small here. Ilang kilo po agad, di ba? Kaya yung mga bibenta nito sa mga
bumibili, anong hinigitas sa kayong mga seasonal workers. Paano po, maraming salamat na lang po sa inyo. Oras ay nasa Pinilakalakbay. Tandaan po natin, alagaan po natin ang ating kalikasan. Huwag ang busoy dahil nawala lang po ka sarili ko. Dahil kapag pinangalagaan po natin, may babalik-balikan po tayo. Maraming salamat po. Basta po lagi positive vibes, good vibes. God blessing at po lagi may na araw. Laban lang.